You know, what is up, Yutong? It's your boy, Yek Yek. At ngayong araw na ito, tayo ay gagawa ng motorsiklo, okay? Ang sira ng motorsiklo natin ngayon is kapag nagre-revolution tayo is namamatay siya, no? So, kung kaparehas ng problema ng motor ko, yung nangyayari sa mga motor nyo, na kapag minsan pinipigaw, rumaandar ka, biglang namamatay, baka ito na rin yung solusyon sa inyong problema. So, ayan ang ating Fury 125. Bago pa to, 1 year and 6 month pa lang na nasa akin. Kaya ang gagawin natin ngayon is tayo ay may papalit ang pyesa. Okay. So, ano ba yung mga possible na bagay na pwedeng mangyari sa ating mga motorsiklo? Bakit siya pumupugak o yung biglang namamatay? Okay, so, ang troubleshooting nun guys, simulan nyo sa fuel system, which is kasama yung gasolina, baka may tubig yung gasolina, baka barado yung tanke, baka barado yung carburetor natin. Eh sa instance na to, tiwala naman ako kasi bago pa tong motor na to eh, 1 year and 6 month ko pa lang siya gamit. Ang naging problema niya is ang hirap pa i-startin. Sobrang hirap pa i-startin gamit yung start button. Kahit malakas yung baterya niya, okay naman yung baterya niya. Tapos namamatay na ko habang umaandar, so sobrang delikado nun guys para sa ating mga rider, no. Kapag nagmo-motor ka biglang mamatay yung motor mo, possible na mag-slide ka, skid ka, matumba ka, maaksidente ka, maka-aksidente ka. So maraming pwede mangyari. Bago ang lahat pala, habang pinapanood nyo to guys, baka pwedeng paki-like naman tong video habang nanonood kayo para mas marami pang makapanood ng video na to. No? Subscribe na rin kayo sa channel natin. So, ang gagawin ko dito is, papalitan ko siya ng CDI. Co-convert tayo ng CDI. Kasi, ayon sa aking research, dapat nagsisearch din kayo kung ano yung mga ordinary problem ng mga motor nyo. Ang Fury 125 new breed, ang usual problem niya is nasa CDI, which is nagiging cause nga nung hirap umandar at saka namamatayan. So magpapalit tayo ngayon ng CDI conversion, kasi walang CDI na pang Pure 125 new breed dito. Ang binili kong CDI nito is pang Lifan 110. So i-convert lang natin siya, no. Pakita ko sa inyo. So ito yung ating biniling CDI, pangpalit dun sa stock na CDI ng ating Fury 125. So ito ay CDI ng Lifan 110, which is walang limiter. Ang sabi nila ay mas maganda daw yung walang limiter kasi makikita mo talaga yung full potential ng iyong motorsiklo. So ang pinagkaiba lang nito is magkabaliktad dito na kailangan natin baliktarin, okay? Okay, so binaklas ko na yung original or stock na CDI ng ating Fury 125, okay? So ito ay Shen Dengen ang tatak. Ito naman ay pang Lifan 110. Hindi ko alam kung anong tatak nito. Shower. Ito, shower. Lifan 110. Ano ba yung pinagkaiba nila? So, ito yung pinagkaiba nila guys, no? Di ba may sinusuksok tayo dito? Meron ka lang babalik ta rin dyan. Babalik to rin mo lang yung nasa ilalim. Ito, yung nasa ilalim na yan. So, ano ba yung pagkakaiba niya? Okay, bago ko sabihin sa inyo pagkakaiba, i-like nyo muna yung video, please. Okay, so ito yung pagkakaiba niya. Itong original natin na Fury 125, ito, ang diagram niya sa ibaba, itong dalawang nasa baba na yan. Ito yung taas, ito yung baba, okay? Yan. Yan, para kitang kita. Itong terminal na to guys, yan ay 12 volt DC supply yan, nang gagaling sa baterya, no? 12 volt DC, habang itong nasa kabila is ground. Ang gagawin mo is, doon sa male, babalik ta rin mo itong dalawa na ito.
na nasa ibaba. Okay? Babaliktarin mo yan. Yung nasa baba na yan. Babaliktarin mo lang siya para mag-fit dito sa ating Lipan CDI. Kasi ang Lipan CDI, ang 12 volt DC niya is nandito. Ayan, yung nasa dulo na yan. At ang ground niya is nandito. Habang ang Fury naman is 12 volt niya nandito. At ang ground niya is nandito. So, babalik ka rin mo lang para mag-fit siya dito. Ganun lang siya kadali. No? Yan, pupost ko na rin yung picture dyan para makita nyo yung pagkakaiba. At kung ano yung babalik ka rin yung wire. Ang maganda pa dito guys, ito kasing CDI ng Fury 125 New Breed. Mahina daw talaga to ayon sa search ko. Kaya yung iba talagang pinapalitan na nila yung CDI pagkabili pa lang nila. Para hindi namamatayan, hindi mahina yung pasok ng kuryente at maiiwasan yung aksidente. So ganun ang gagawin natin. Baliktarin lang natin itong nasa ibabang wire na ito. Okay, so balikan ko kayo, babaliktarin ko at syempre ipapakita ko sa inyo yung pagpinagkaiba. So isinukso ko muna yung stock niya na CDI para makita niyo yung pinagkaiba at susubukan natin i-push start. Okay. Yan, push start natin. Nung bago pa to, isang click ko lang na ganyan, start na agad. Ngayon, hirap na hirap siya. Ayun yung sa stock niya. Ayan. Pangatlong pihit pa. Tapos minsan, pagka pinitiga mo siya, namamatay bigla. So, timing-timingan lang yun. Pero yun yung napansin ko sa kanya. Kapag ini-start ko siya ng ganyan, nahihirapan siya. Tsaka yan, yung minor niya, pakinggan nyo, ang baba, diba? Ngayon, subukan nating ipalit yung bago, no? Yung Lipan 110 na CDI natin, no? So, ayan, napagbaliktad ko na yung wiring niya sa ilalim, which is yung black-yellow, nilipat ko dito sa kanan, at yung black-white ay nilipat ko sa kaliwa. Isalpak na natin ngayon yung Lipan natin. Okay, so yan, nakasaksak na yung Lipan natin, at susubukan na natin siya ngayong i-start, no? Nakasaksak na siya. Ayan guys, ha? Kitang-kita nyo. Okay, kung baliktad naman kasi yung wiring natin, hindi naman siya gagana. Kaya yan, ayan, Lipan na yung nakasaksak dyan. Click natin ang ating start. Pam! One click. Pakinggan nyo yung minor, guys. Ang layo na, diba? Mas mataas na yung minor niya. One click, diba? Patayin ulit natin. So, ayan na siya guys. Mas maganda na yung minor niya. Diba? Diba? So, ayan, solved na yung problema natin. Asan na yung ating ano? So, yan. Sa mga naka-Fury New Breed dyan, usual talaga ito yung nagiging problema natin kapag namamatayin tayo bigla-bigla sa daan. So, palit lang kayo ng CDI. Kung nagawa nyo na lahat at ayaw nyo namang gumastos, ayaw nyo namang gumastos pambili ng CDI, eh, subukan nyo na lang muna siguro maglinis ng ano, ng fuel system. Mula tangke hanggang doon sa carburetor. So, ganun lang guys. Paki-like yung video and subscribe ka na rin, no? At testingin natin to. Pagka-testing ko, sabihin ko sa inyo feedback kung ano nangyari. Ira-ride ko muna siya. Testingin natin, eh. So, ayan guys. Palabas na ako dito sa aming bakuran. Ayan, normally dito sa paangat na to namamatayan na ako dyan. Ayan, medyo lalayo tayo ng konti kasi normally after 1 minute lang medyo pumupugak na siya, mararamdaman mo. Pag pinipiga mo is parang nawawalan ng gasolina, ganun nangyayari sa akin. Tapos bigla na lang siyang namamatay kapag nagpalit ka ng clutch, kapag
nagtaas ka ng clutch mula primera, segunda, tresera hanggang kwarta. Yun, medyo pumupugak siya dyan at ang pinaka mahirap pa is yung namamatay bigla. E baka mamaya biglang ano, namatayan tayo, meron palang humaharurot masasakyan sa likod natin, e dinadali pa tayo. So, iba na yung may alam guys, ito sineshare ko sa inyo para kahit papano is malaman nyo. Again, ang ginawa lang natin dito is nagpalit lang tayo ng CDI kasi bago pa nga yung motor natin at hindi naman ako nagkakarga ng maruming gasolina dito. Tiwala ako dun sa gasoline station na binibilang ko ng gasolina. At sa loob ng 1 year and 6 months talagang dun na ako nagagasolina. Ngayon sinubukan ko siyang ipatayin at i-start. Kung mapapansin nyo, one click lang nag-start na ulit. Takbo na ulit tayo niyan. Dire-diretso. Yan, ilang minuto na tayo nagpapatakbo pero okay na okay pa rin ang ating pagmamaneho. So yan, iwas aksidente lang tayo. Kailangan alam natin kung paano natin ayusin yung mga motorsiklo natin. And like niyo yung video guys para mas marami pang makakita ng video natin ng sa ganun eh. Sila din mismo makaalam kung paano ba ang ating ginagawa. No? So yan, hinto muna tayo dito. And hanggang sa pabalik. Bi-video natin hanggang sa pabalik. So yan. Yan, balik na tayo. Uwi tayo, liko tayo dyan. Habang nagda-drive tayo dito is i-like nyo yung video, diba? Like nyo yan. Click nyo lang yung like, diba? Kaya ako, ang napansin ko pa dito is maganda yung acceleration niya, maganda yung bitaw ng maganda yung sunog niya ng gasolina. Mararamdaman mo naman kasi pagka nasusunog talaga yung gasolina. Ang next na gusto kong gawin dito sa motorsiklo na to is isa side gap ko sana yung ating spark plug para mas maganda pa rin, mas maganda yung sunog niya. Dagdag acceleration na rin. So unti-unti lang muna. Yan, ngayon nagpalit tayo ng CDI. Okay na, carry bells na ang ating mga pinagagawa sa motorsiklo na to. Marami na rin kasing nabiyahe to dito. Itong motorsiklo na to, kung saan na ako nakarating. Pangasinan, La Union, Baguio, Manila, Bulacan. Yan. So medyo mataas na rin ang odo nito kahit 1 year and 6 month pa lang. Araw-araw ko din siyang ginagamit papuntang bayan, mga malengke at kung ano-ano pa. Kaya subo ko na itong motorsiklo na ito. It's just that kailangan lang talaga alam mo kung ano yung gagawin mo kapag may nangyaring hindi inaasahan sa motorsiklo mo. So kapag nakakaramdam ka na ng ganun guys, kailangan ayusin mo kaagad. Iwas aksidente lang tayo, no? So yan, like nyo ulit yung video. Like nyo nang i-like. I-like nyo lang siya, tapos subscribe na rin kayo sa aking channel. So yan, bahay na tayo. Sound and safe. Okay na okay ang ating ginawa. Salamat sa panonood nyo. Till the next video. Bye-bye.